Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay sama-sama magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng awiting ito. Magnificent. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa iyong mayamang kahabagan, sa iyong mayamang biyaya, aming Ama, Ama ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Who come in? Who set the stars in the place? You who calm the raging seas that came pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, nalikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan niya, magpapatuloy ang lahat ng bagay. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Isa pa nating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Who compares to you? Simula. Who compares to you? Hallelujah. Except the stars in the That came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light. You who bring the morning light. The hope of all the earth. Amen. Is rest assured in your
magnificent. Ang magnificent. Of His people. Hayaan niyo ang presensya ng Diyos ay tumahan sa bawat isa na ngayon ay sama-samang nagpupuri para sa Kanya. Nasa loob ka ng kwarto, nasa loob ka ng sasakyan, nasa lugar ka ng iyong trabaho, sama-sama nga nating sambitin ng marahil mahina, pwede mong gawin na malakas, maaaring sa isipan lamang, sabay-sabay nga nating purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Siyang may lalang ng langit at lupa. Siyang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Marapat po kayo sa pagpupuri ng iyong mga anak. Marapat kayo sa paghahandog ng buhay ng bawat isa po sa amin. Praise you, Jesus. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat po aming Ama, naniniwala po kami na sa bawat sinasambit naming pagpapasalamat sa iyo, hindi po ito nawawala ng kabuluhan. Maraming sinasabi ang inyong mga salita na sa kabila ng aming pagbibigay ng pagpapasalamat sa inyo, nariyan din ang kasabay noon ang pagkilos niyo sa buhay ng bawat isang nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. Marahil ang iba sa amin ay nasa gitna ng mga katanungan. Marahil ang marami sa amin ay nasa gitna ng mga pagsubok. At para bang iniisip namin na wala kaming dahilan na magpasalamat at pagpuri sa iyo. Hindi, Panginoon. Nananatiling kayo ay Diyos na mabuti. Ano man ang sitwasyon namin pinagdadaanan, isang tiyak, lahat ng iyon ay makakabuti para sa amin. Dahil ang Diyos na may hawak ng aming buhay ay Diyos na mabuti. Hindi namin dapat sukatin ang inyong pagiging mabuti dahil sa mga pumapabor na sitwasyon at kalagayan sa buhay. Ang pagiging mabuti niyo ay mananatili kahit na ayaw namin yung sitwasyon. At totoo, hindi lang namin maintindihan, pero may mabuti kayong layunin sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Kaming lahat ay nasa ilalim ng divine providence kung kami ay nagpapasakop ng lubos, Panginoon, sa inyo pong kalooban. Sa ilalim ng pananampalataya sa inyong anak na si Kristo Jesus, patnubayan niyo po kami at samahan sa pag-aaral ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po kami at patuloy na turuan sa ngayon sa katotohanan ng inyong mga salita na siyang magdadala sa amin sa pagganap ng inyong pong kalooban. Maraming salamat po sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Purihin ang Diyos. Magandang umaga sa ating lahat. Dumako tayo sa mag-aaral ng salita ng Diyos. Kamusta na po kayo? At purihin ang Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagtatagumpay ng gawain ng Panginoon dyan sa Taiwan, yung nangyaring camp meeting. Purihin ang Diyos sa mga lingkod niyang ginamit na nagpalakas sa mga kapatid
galing pa sa iba't ibang mga lugar. Pastor Jordan, ang pamilya ng Pastor Paul, at ang iba-ibang mga pastor na nanggaling po sa sentro at ang District 1. Purihin lang Diyos at ang bawat isa sa amin ay naging kaagapay niyo sa pananalangin. At nagagala kami sa pagtatagumpay ng gawain na nangyari po dyan sa Door of Faith Church at Taiwan. Purihin ng Diyos, marami pa mga dakilang bagay na masasaksihan natin kung patuloy tayong susunod sa ating Panginoon. Sa aklat ng Unang Pedro, Kapitulo 3, sa talatang 7. Pwedeng makairam ng diglot. Ayan. Sa Unang Pedro, sa Kapitulo 3. Ikalawang Pedro, sorry po. 2 Peter chapter 3 verse 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinaan sa araw ng paghuhukom at paglipol sa mga taong masama. Laktawan po natin, doon po tayo sa verse 10. Datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong at ng mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Verse 11. Yamang ang lahat ng bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ng mga pagkataong nararapat sa inyo sa banal na pamuhay at pagkamaawain? Sa 12 po, na ating inihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito ang sangkalangitan nagdiningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Sang-ayon kay Apostol Pedro, ang mundo natin ay patungo sa pagkagunaw sa pamamagitan ng apoy. Kung sa panahon ni Noe, nakaranas ang mundo ng pagkalipol sa pamamagitan ng tubig, at lahat tayo ay alam yan. Sa panahon naman natin ngayon, ang mundo natin ay nakatanan din ulit sa paglipol. Hindi paganda ang mundo natin. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na itong daigdig na ating tinitirhan ay masisira at itinalaga ng Diyos sa pagkasira. Hindi ito tinalaga ng Diyos para tumagal at mas lalo pang gumanda. Itinalaga ng Diyos itong daigdig na ating tinitirhan, kailangan nating tanggapin, ikaw at ng iyong buong sambahayan, ikaw at ng iyong asawa at ng iyong mga anak, kailangan nilang malaman ito, na yung mundong ating tinitirhan ay hindi magtatagal. At ito ay itinalaga ng Diyos sa pagkalipol, hindi na sa pamamagitan ng tubig, hindi na sa pamamagitan ng malaking baha, kundi nakatanan sa paglipol sa apoy. At mangyayari ang kaganapan na yan pagkatapos ng 1,000 taon na palayain ng paghahari ng Diyos dito sa lupa at palalayain ang Diablo upang makapandaya. At pagkatapos noon ay lulubusin ng Diyos ang pagkalipol ng mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Pero ganun pa man, ang nangyayari sa paligid natin ngayon, lalo na sa ating kalikasan, ay bahagya na nating nararamdaman yung darating na pagkalipol ng mundong ito sa pamamagitan ng apoy. At hindi na ipe-preserve ng Diyos ang mundo at magpe-preserve pa sa ulit ng isang pamilya para sa pagdami ulit ng tao. Lilika na siya ng tinatawag na bagong langit at bagong lupa, na doon ay ito yung tinatahanan ng katwiran. At dito tatahan ang mga anak ng Diyos na nagtagumpay, kagaya natin, na sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus at natutong sumunod sa katwiran ng ating Panginoong Jesus. At yun yung tatahanan natin. Doon tayo patungo. Itong mundong ating kinalalagyan, hindi ito ang ating tahanan. Kailangan maging maliwanag sa atin, this is not our home. Manlalakbay lamang po tayo dito. At itong tinutungtungan nyo, sige nga po,
samahan nyo nga po ako, exercise na rin. I-stamp nga natin yung paa natin. Igalaw natin, tapakan natin yung lugar na kinalalagyan natin. Itong lugar na ating kinalalagyan ngayon, pasensya na, baka may mga nakahigapay. Pero yung mga nakatapak lang sa sahig, yung tinatapakan mong sahig ay isang araw, yung mismong lugar na yan, ay malilipol sa pamamagitan ng apoy. At bahagya na itong nararamdaman at nararanasan ng ating mundo. Sa katunayan, kahapon may bagong balita nga akong nakita sa CNN. Bagamat alam ko na ito na ang Greenland, isa sa mga bansang nagyeyelo, malalamig na lugar sa mundo. 11 billion tons of ice ang nalulusaw araw-araw sa bansa pong ito. At hindi pangkaraniwan yung 11 billion tons of ice. Alam niyo ba, ang katumbas nun ay 4.4 million size of an Olympic swimming pool. Sipin niyo, 4.4 million na kasing laki ng swimming, na Olympic size swimming pool, pag samasamahin niyo, ganun kalaki yung nalulusaw na yelo araw-araw. At ang sabi ng siyensya, kaya daw nalulusaw ito dahil dun sa init ng hangin na tumatama sa ibabaw ng yelo. Pero kahapon lang, nabasa ko sa isang lehitimong pahayagan na meron pang isang pagkilos ng mainit na bagay, hindi mula sa ibabaw, kundi sa ilalim ng Greenland, mainit na tubig, mainit na karagatan ang lumulusaw ng yelo sa ilalim nito. Kaya yung mainit na hangin, tsaka yung mainit na tubig, sabay na lumulusaw dun sa yelo sa Greenland. Kaya sabi nga ay 7 beses sa panahon natin ngayon, sa buwan na ito, 7 beses ang bilis ng pagkalusaw ng yelo sa Greenland. At hindi lamang yon, maging yung mga bansang malalamig sa iba't ibang mga lugar pa ay nakakaranas ng mabilis na pagkalusaw ng mga yelo. At ito ay magdudulot ng matinding mga pagbabago sa ating daigdig. At sa katunayan, kailan lang nung nagsalita ako ng devotion, nasabi ko sa inyo, 6.5 million hectares ng Australia ay nasusunog. Tapos isang linggo lang ang lumipas, nung tignan ko ang balita, 10 million hectares na ang nasusunog. Kagabi, nung tignan ko po yung balita, 18.6 million hectares na po ng bansang Australia ang nasunog at patuloy pang nasusunog. Alam niyo po ba yung 18.6 million hectares? Mahigit na po sa kalahati ng bansang Pilipinas ang laki ng nasusunog. Isipin niyo po, kalahati ng bansa natin ay nasusunog. At pag pumunta naman kayo sa South America, 84% ng increase since 2018 yung nasusunog na bahagi ng kanilang bansa sa Brazil. At yung Amazon Forest na siyang inaasahan ng buong mundo sa maraming bagay, 39% nito ay tuluyang nawala na. At ang isa pang nakakalungkot sa Australia, 1 billion na animals ang namatay na dahil sa matinding pagkasunog, dahil sa dulot ng mainit na panahon. At ito'y palatandaan ng sinasabi ng Apostol Pedro dito sa ating mga binasa, na ang ating mundong tinatahanan ay itinakda ng Diyos sa pagkalipol sa pamamagitan ng apoy. At itong 2020, i-expect na natin ang mas matindi pa mga kalamidad at mga pangyayari, mga kaganapan sa paligid natin. Pero tayo mga anak ng Diyos, imbis na tayo matakot, nalulungkot ang ating puso dahil may mga taong napeperwisyo. May mga taong nadadamay sa mga ganitong klase ng sakuna ng kalikasan. Pero sa kabilang banda, nagagalak din naman ang ating puso sapagkat ang mga sinasabi ng kasulatan ay natutupad na. Patunay na ang pag-asa natin na tatanggapin bunga ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus ay nalalapit ng nalalapit na. Hindi ko nga masabing nalalapit na, ang pinakamabuting sabihin ay napipinto na po ang pagdating ng ating Panginoon. At kapag nasa pinto na, hindi na po malapit yon, nandyan na. Ano, kapag may bisita kayo na kumakatok na sa pintuan, hindi nyo masasabing malapit na yon, nandyan na yon. Kaya sabi ng salita ng Panginoon sa Matthew 24, pag nakita nyo ang mga bagay na ito na nangyayari,
lalapit ang sinasabi, kundi napipinto na nga ang kanyang pagbabalik. Doon sa mga talatang binasa natin, may paalala si Apostol Pedro. Bilang mga mananampalataya, hindi natin trabaho na manood lang ng balita. Hindi natin trabaho na maawa lang sa mga kababayan natin na nasasalanta ng mga kalamidad. Hindi natin tungkulin na maging tagapanood lang sa kung ano mga nagiging kaganapan sa mundo natin. Merong inuutos ang Apostol Pedro na dapat nating maging pamumuhay sa gitna ng sitwasyon na nakikita natin na ang mundo ay patungo sa pagkalipol sa pamamagitan ng apoy. At ang unang paalala na ibinibigay sa atin ni Apostol Pedro ay doon po sa verse 7. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy. Reserve, sabi pong ganun, reserve unto fire against the day of judgment. Ang mundong ito ay iniingatang talaga ng Diyos at nakatalaga ito sa pagkalipol sa apoy na itinaan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Kailangan nating una, ang paalala sa atin ni Apostol Pablo, put in mind that this present heaven and earth is reserved unto fire. Ulitin ko po, kailangan nating ilagay sa ating isipan na itong langit at lupa na nakikita natin ngayon, na siyang tinatahanan natin, ay itinalaga para sa paglipol sa apoy. Kaya kung nakatalaga ang mundong ito sa pagkalipol sa apoy, mga kapatid, kailangan kumilos tayo bilang mga mananampalataya na animoy merong mangyayaring hindi maganda sa mga susunod na araw. Huwag tayong magpakita ng mga pagkilos o paggawa. At pinapakita pa natin sa mundo na para bang ang mundong ito ay tatagal pa dahil marami sa atin ang patamad-tamad sa pagpapahayag ng mabuting balita. Marami sa atin ang nagpapabaya sa di pagganap o sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Marami sa atin ang nananatiling Sunday goers, no, mga Sunday Christians, na tuwing Linggo lang nagiging Kristiyano, nakikita sa simbahan, pagkatapos noon ay namumuhay ulit sa sarili, pagkatapos magsimba at sa buong isang linggo. Kailangan magpakita tayo ng mga ginagawa at kinikilos natin na meron ngang darating kapahamakan sa mundong ito. Naalala ko lamang si Noe. Nung sa panahon ni Noe, nung lilipunin ng Diyos ang mundo, hindi siya nagpakita ng mga gawa at pagkilos na para bang ang mundo ay hindi lilipunin ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Bagkus nagpakita itong si Noe kasama ng kanyang buong sambahayan ng mga palatandaan na merong darating na malaking paglipol sa mundong ito. At ang kanyang mga ginagawa noong panahon na yon ay, alam naman nating lahat, nagtayo siya ng arko kasama ng kanyang mga anak. Hindi siya lang ang nagtayo. Kasama niya yung kanyang mga anak. At naniniwala ako na kasama niya yung kanyang mga anak sa pagtatayo ng arko na kanilang sasakyan para iligtas sila sa darating na baha o paglipol sa lahat ng may buhay. Kaya, mga kapatid, magpakita tayo ng mga pagkilos o paggawa na nagpaparating ng mensahe sa mga tao na merong darating na kapahamakan sa mundong ito. Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng pananampalataya ay maaaring mailigtas ninyo ang inyong sarili kung kayo ay sasampalataya sa ating Panginoon. Kaya po, panahon na para magpakita tayo ng mga kinikilos natin na makapagpaparating ng mensahe sa mga tao na merong darating ng paglipol sa pamamagitan ng apoy sa mundong ito. Yung mga anak ni Noe, kung ano yung ginagawa ng kanilang ama related sa ginagawa ng tatay nila, yung kanilang ginagawa. Kung gumagawa yung kanilang ama ng arko, yung mga anak naman niya, hindi nakikihalubilo sa sanlibutan. Pagkagising nila sa umaga, marahil pupunta sila sa bundok para maglagari ng kahoy. At yung mga kahoy na kanilang makukuha ay para sa mga kasangkapan sa pagbuo ng arko. Maaaring yung asawa naman ni Noe at yung asawa ng kanyang mga anak ay nagluluto, kumukuha ng pagkain para sa kakainin ng kanilang
mga asawang lalaki na abala sa pagtatayo ng arpo. At ano ang mensahe ng pamilya? Anong nais iparating ng pamilya na ito? Marahil isa sa mga anak ni Noe ay si Japhet. Halimbawa, si Japhet po ay nandun sa kabundukan at nagpapahinga dahil natapos na maglagari ng kahoy. Marahil may isang taong lumapit sa kanya at nagtanong, anong ginagawa niyo? Bakit kayo nandito sa bundok? At nakikita namin kayong may mga pinuputol na puno. No? At ang isasagot ni Japhet ay para ibenta, para kumita ng pera. Para magtayo ng bahay, magandang magtayo ng bahay dito sa mundo. Gumagawa sila ng mga tungkulin na trabaho na iisa ang mensahe na pinaparating. Yung kahoy na pinuputol ni Japhet, ni Ham, tsaka ni Shem ay mga kahoy at kasangkapa na gagamitin para sa arkong ginagawa nila. At yung arko na kanilang ginagawa ay may pinapahatid na isang mensahe. At ang mensahe ng kanilang ipinapahatid, merong paglipol na mangyayari. At ang aking pamilya, ako at ang aking asawa at ang aking mga anak, sabi ko nga sa kanila, merong kung ano yung mensahe na pinaparating ng Panginoon sa akin na nais ibigay sa mga tao, hindi pa pwedeng iba yung mensahe na pinaparating nyo at nakikita sa inyo. Kung ano yung mensahe na dala ko, siyang magiging mensaheng dala nyo. At hanggat maaari, handa nating isuko ang lahat, maging ang inyong mga pag-aaral, para lang doon sa mensahe na ipinaglalaban natin, na ibinigay sa atin ng Panginoon, na kailangan nating iparating sa mundong ito. At makikita natin mga kapatid, hallelujah, isang maliwanag kay Noe, magugunaw ang mundo. Kung ano yung nais ng Panginoon na mangyari sa mundong ito, magkakaroon ng paglipol sa pamamagitan ng ba, yun yung mensaheng dala ni Noe. At kung ano yung mensaheng dala ni Noe, yun din yung mensaheng dala ng kanyang mga anak. Mga kapatid, uulitin ko po, put in mind, ilagay natin sa ating isipan na ang mundong ito ay nakatalaga sa paglipol sa pamamagitan ng apoy. Bakit ko po sinabing put in mind? Sa verse 2 po kasi, pag binaba ninyo, sa verse 3, yung salitang na maalaman muna ito. Bago sa pagpapaalala ni Apostol Pablo sa mga bagay na mangyayari, mga pag-uusig na mangyayari sa mga mananampalataya, mangyayari sa mundong ito sa inaharap, maalaman ninyo. Kailangan nating ilagay sa ating isipan ang mga bagay na ito. At ang isa sa mga kailangan nating ilagay sa ating isipan, put in mind that this present heaven and earth is predestined, no, to judgment. Nakatalaga sa paghatol at nakatalaga sa paglipol sa pamamagitan ng apoy. Kaya mga kapatid, alam nyo bakit ko po sinabi yung put in mind? Nais ko po munang tapusin dito. Naalala ko lamang yung apat na laws na pinag-aaralan namin nung nakaraan sa Romans chapter 7 and Romans chapter 8. Yung tinatawag na law of sin and death, law of Moses, law of the spirit, and law of the mind. Tayo pong mga mananampalataya ay nakalaya na doon sa sinasabing law of sin and death sa pamamagitan ng pagtanggap natin doon sa law of the spirit. Ulitin ko po, malaya na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan dahil sa pagtanggap natin sa spirito, sa gawa ng espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero tingnan niyo po ako mga kapatid, bakit kahit malaya na ang marami sa atin sa kasalanan at kamatayan, marami sa atin kahit mananampalataya na nagpapatuloy pa rin sa pagkakasala. Ang kagalakan natin, hinahanap pa rin natin sa mundo. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po lumalaban yung law of mind, yung kaisipan, na siyang kinaroroonan ng mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kakayahan para labanan ang anumang lalang ng kaaway upang dalhin tayo sa pagkakasala. Kapatid, tignan niyo po ako rito. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Pero still, yung kapangyarihan ng kasalanan ay umiiral pa rin sa atin. Pag sinabing alipin ng kasalanan, kung ano yung sinasabi ng kasalanan, yun ang siya mong ginagawa. Hindi mo lang basta ginagawa, siya mong ikinagagalak. Hindi mo lang basta ikinagagalak, pinagpaplanuhan mo pa nga bago gawin.
Pero nung makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, pinalaya na po tayo sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan, at ang isang senyales na pinalaya na tayo, hindi na tayo nagagalak pag nagkakasala. Hindi na tayo nagpaplano na magkasala. Pero yung tukso at yung kapangyarihan ng kasalanan, nararamdaman pa rin natin. Dahil nandyan pa rin yung kapangyarihan ng kasalanan. Pero ang mahalaga, malaya na tayo sa pagkaalipin ito. Kaya nasabi ni Apostol Pablo, yung law of Moses alam ko. Yung kautusan ni Moses alam ng aking isipan, pero kahit alam ko, bakit hindi ko magawa? May mga bagay ako na ayaw gawin, pero siyang nagagawa ko, may mga bagay na dapat kong gawin na hindi ko naman nagagawa. Kasi nga po, alipin tayo ng kasalanan at kamatayan, tapos yung ating pang-isipan ay pinagaharian ng kautusan ni Moses na siyang kapangyarihan para ipaalam na tayo nagkasala, na walang kapangyarihan para palayain tayo sa pagkakasala. Pero sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, sa ilalim ng pananampalataya kay Kristo Jesus, kapatid, ikaw at ako ay pinalaya na sa kasalanan at kamatayan. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay maaring gumagawa pa sa atin, no? Ang kailangan natin gawin ay punuin natin yung ating isipan, yung law of mind. Kailangan natin punuin ng salita ng Diyos. Ano? At kapag yung ating isipan ay puno ng salita ng Diyos, may kakayahan tayong labanan ang anumang tukso, ang anumang lalang ng kaaway para tayo ay pagkasalain. Kasi sapat yung salita ng Diyos na nagahari sa atin at yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin sa paggawa ng mabuti. Kaya ako po nasabing put in mind, kasi alam naman nating lahat na ang mundong ito ay hindi magtatagal eh. Pero bakit marami pa rin sa ating mga mananampalataya, lagi lang natin sinasabi na ang mundong ito hindi magtatagal, malapit nang dumating ang Panginoon. Pero yung mga kinikilos natin, yung ating mga pagpapasya, parang ang tagal pang dumating ng Panginoon. Kung titignan ko yung kinikilos ng maraming mga mananampalataya, ano? Kinikilos ng marami sa mga manggagawa at mga pastor, para bang patatagalin pa ng Panginoon ng 1,000,000 taon ng mundong ito? No? Kumilos tayo na animoy wala ng bukas, na animoy nagpapahatid tayo ng mensahe na ang mundong ito ay malapit na sa pagkalipon at panahon na para tayo manumbalik sa Diyos. Kailangan nating ilagay yon sa ating isipan. Put in mind, meron pakikipaglaban dito sa ating isipan. Pero wala tayong sapat na dahilan para makipaglaban. Wala tayong lakas para makipaglaban kung yung salita ng Diyos ay hindi nagahari sa ating isipan. Bukas po ay loobin ng Diyos na itutuloy ulit natin ito. Pero purihin ang Panginoon at hayaan niyo po na ang bawat isa sa atin ay tulungan ng Panginoon na sa buong magapong ito at sa mga susunod na araw, sama-sama tayong mamuhay. Iparating natin ang iisang mensahe sa lahat ng ating ginagawa. Papasok ka ba sa trabaho ngayon? Papasok ka sa school? Ano ang gagawin mo sa buong maghapon? Sama-sama natin iparating ang mensahe na ang mundong ito ay malilipol sa pamamagitan ng apoy. At panahon na para manumbalik ang mga tao sa Panginoon at manampalataya sa Kanya. Kung nagtatrabaho ka, gawin mo na ang pinakamabuti mong pagtulong sa gawain ng Panginoon, sa pagbimisyon, sa mga pagtulong para sa pangangailangan ng mga manggagawa at mga lingkod ng Diyos. At kapag ka nagtanong yung mga kamag-anak mo, bakit ganun ka na lang tumulong sa gawain ng Panginoon? Sagutin mo sila. Kasi hindi na magtatagal ang mundong ito. At hindi tayo dapat nag-i-invest sa mundong ito, bagkus nag-i-invest tayo sa langit. Sapagkat merong inihanda ang Diyos sa atin na isang lugar na doon hindi na yun malilipol, yun ay magpakailan pa man. Ngunit itong tinatahanan natin, malilipol. At patungo sa pagkalipol sa apoy. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na nanonood ngayon sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Kayo po ang maglagay sa kanila ng sapat na karunungan at kaalaman upang akbangan ang inyo pong kalooban para sa buhay ng bawat isa po sa amin. Mula sa amin ay walang mabuting panggagalingan, Panginoon, mula sa aming kalooban ay walang mabuting lalabas. Ngunit dahil sa Espiritu na siyang pumupuspos sa aming buong pagkatao, umaasa kami na merong mabuting uudyok sa amin para gawin ang inyo pong kalooban. Pero hayaan niyo po na ang aming kaisipan
ay mapuno ng inyong mga salita. Upang sa gayon kung saan kami dali ng Espiritu, meron kaming pagkakatiwala na tama ang aming ginagawa sapagkat sa patnubay ng Espiritu, sumasabay ang sinasabi ng inyong mga salita sa aming isipan. Pagpalain niyo po mga kapatid namin, pagpalain niyo po ang aming pong mga leaders, Masaredo family, ang lahat ng mga district ng Dora Faith Church, ang lahat ng mga fellowship, Panginoon, na kasama po namin sa pananampalatayang ito. At we are so amazed na kami po ay iisang katawan, ikaw ang aming ulo, Panginoong Jesus. We are so amazed, Panginoon, na ginawa niyo po kaming mga templo. Ang kagaya namin ay ginawa niyong templo upang tahanan ng inyong Espiritu. At ipresenta sa buong sanlibutan ang inyong kalwalatian at kagandahan at ang kaligtasan ang kaloob ninyo sa lahat ng sangkatauhan. Pagpalain niyo po ang buong maghapong ito para sa bawat sa pusa amin. Sama-sama kaming gumawa na may dalang iisang mensahe, Panginoon, na ang mundong ito hindi na magtatagal. Bagos, kailangan namin paghandaan ng mas lalong higit. Ang pinagandaan niyo po sa amin, dyan sa langit na bayan. Sa iyong lahat ng papuri, parangat, pagsamba at pagdakila, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Ang pagbati ko po, pinapaabot ko na lang sa aking asawa. At bukas po ay may pagmimisyon sa Iloilo. Marahil sa daan na lang tayo magdi-devotion. Pupunta po kami ng Iloilo, sama niyo po kami sa prayer. Mag-iikot po sa mga churches doon. At pagkatapos noon ay may mga iba pang lugar na pupuntahan. Kaya purihin ang Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Diyos. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Bukas ko na lamang po ipapakita yung mga kasama natin. God bless you po.